that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Sabay-sabay. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen, Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Pray na kayo po mag-ingat sa aming bawat isa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga problema din, sa mga blessing din. As we go along with our life, Panginoon, kayo po manguna sa amin, dahil kayo po ay makakalab din naman ang aming dapat gawin, paano, at mga bagay na ito. So we pray, kayo po lagi manguna sa aming pag-aaralan ngayon na medyo again lalalim ulit dahil sa mga false teaching about this topic, Panginoon. I pray na makuha namin, Panginoon, ang inyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. Okay, malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Makapun na po. Good evening po ulit sa lahat. Patuloy na tayo kasi ako ay medyo inihingal pa. Hindi ko na-account yung traffic. Ayan. So last, nakakailang ano na tayo, no? 4 weeks na tayo sa Ephesians. Hati-hati yung 1 and 2. Yung 1 is medyo nagtakil tayo sa Calvinist kasi nga yung ano ba yung term dyan? Predestination. Yeah. Tinama natin po yun. Kanina lang, may kausap na naman ako about this topic. Talagang pare-pareho lang sila eh. Parang isang textbook lang na nila, tapos yun na yun. At di nila kayang basahin talaga ng paipangunawa, especially King James. Hindi nila, ano, hindi nila type. Hindi kasi mag-jive sa kanilang doctrine. So kaya, ano yung naalala nyo doon? Ephesians 1. May predestination ba sa Bible? Oh, no, binasa yun 2 beses. Ephesians 1, Romans 8 lang naman yan eh. Pero ang sabi ng predestinate, ikaw ay tinalaga sa panimula pa lang, di ba? So, pero ang tanong, ano nga yung sa panimula ay tinalaga na? Yun doon kasi nagkakatalo lagi eh. Alam nyo, sa ang taki lagi ng kaaway, kahit nasa harapan mo na, hindi mo pa maintindihan. Okay, bakit? Kasi mahusay din siya kasi. Kaya yung kausap ko kanina, eh mukhang okay naman yung isa. Kaso, pinasa ako dun sa, ano eh, nagtataba pa, may problema pa, ewan ko, nabalitaan nyo. Pumipitik-pitik na naman yung ano namin. Kaya pag ganun, hinahanap na ako dun. Anyway. So, pinasa ako dun sa kuya niya, kala ko kuya niya, yung pala parang siguro, ano yun. Yun yung marunong. Kala ko naman, marunong, may maririnig akong bago. Wala. So, ano yung may pinapaulit-ulit nila na kaya siya pinili daw ng Diyos ang mapunta sa langit, mapunta sa impyerno. Pero pag tinanong mo na sila, madalas ganun na style yan. Mga back out din sila eh. Kaya natanong, ikaw ba, ligtas ka ba? Doon muna. Oh, yes daw. Eh sabi nila, ang unang banat is, nagkwento na tuloy ako, pero Calvinist naman ang ating topic, kaya ano. So, gusto kong pabasa sa inyo eh. So, kaysa naligtas daw sila. Pero, baka may nag-umpisa kasi nga. Basta may isang post na Calvinist na topic. Na post talaga eh. So, kaya kinonta ko. Sabi ko, mag-ingat kayo dyan. Eh, mga bata pa. Mga bata pa sa tinatanim na sa kanila yung ganong kasinungalingan. Kaya pag ganun, hindi ko talaga mapigilan na ano. Kaya mabait naman yung mga bata. Kaso, hindi nga, pag nasanay ka doon, ang hirap mo ng paliwanagan. Okay? So kaya kayo, kaya natin pinag-uusapan lagi ito. Ayaw nyo sanang matulad sa mga ganun. Na nasa harapan mo na yung katotohanan, hindi mo pa makuha. Okay? So kaya tinanong ko, ligtas ka ba? Ano yan? Ang nag-umpisa kami saan eh.
sa lahat nga, ano yan? Yung pinili. Nakalimutan ko tuloy. Buti andito to, no? Basta yung... Yun lang naman, iikot lang yan yun eh. Hindi lahat daw ng tao pinili makapunta sa langit. Iba sa impyerno. And then... Basta may binanatan ko lang, Calvin. Sabi ko, mag-ingat kayo dyan. Tapos, ayan si Paul Washer. Yan. Si Paul Washer. Kasi grabe po yun. Isa sa mga... Sa bagay, pare-pareho naman yan eh. Pero talaga medyo sumikat siya. Kasi nga, madrama, mag-preach. Eh, yung ibang Baptist, siguro, alam mo na, pag... Yung ibang Baptist kasi nahuli sa internet. Eh, sa panahon natin ngayon, pag wala ka sa internet, laos ka. Totoo lang. Ito, nagagamit ko nga itong mga ito. Pinapakita ko sa nila, pinapaano. Pag sinabi, paliwanag mo yan, alam mo ba yan? Ito, panoorin mo, subukan mo i-refute. Kasi ako, gusto ko rin kung mali ako. So, kung malaman niya mali. Ngayon, napaka-useful ng ating, kahit minsan matatrabaho din. Ayun, so ano nangyari? Ito na, basahin ko na lang sa inyo. Hindi. Basta... Bagal pa. Wala sa ano na. Ayan, kasi ayaw mo ng OSAS. Ayaw nila sa OSAS. One save, always save. And then, may sarili silang definition ng grace. Kasi dahil kasi yan sa mga taong ginawang permit to sin ang grace. Una, hindi natin ginawang permit yan. Ngayon, kung may gumawa nun, hindi tayo yun. Okay? Ina-attribute nila kasi isang bagay sa ibang tao. So, iwasan nyo rin yun. Pag nag-usap kayo kahit saan, kahit ngayon, nakikinig ba kayo? So, isa sa mga ina-practice nyo dapat, kung alam nyo, gusto nyo talaga katotohanan, yung tagagawin, una, intindi mo yung sinasabi. And then, pag naintindi mo yung sinabi, doon mo palang mag-adjust kung tama yon. Ngayon, kaya nga dapat may nag-accumulate ka na ng knowledge para babanggain mo na kung ano yung sinasabi sa'yo. Again, hindi mo kailangan kontrahin agad, hindi mo kailangan paniwalaan agad. Kailangan mo lang intindihin. At you have your whole life naman, hindi naman kayo... Katulad nito, hindi ko nang sinabing 21 years old pa lang yung isa. Yun. 21 years old pa lang, biruin mo, tapos puro, basta Calvinist na ako yan. Ang pangit daw ng OSAS. Dito na ako, Baptist Reformed. Ito talaga yung mga, kalaban natin eh. Yung mga Reformed, di nga nila alam yun eh. Yung mga Baptist Reformed eh. Kasi yan, kesyo hindi rin siya ka-Calvin. Pero nung tinitingnan ko yung pinaniwalaan niya, di Calvinist na Calvinist. So hindi ako masyado mag-ano dito, pero gusto ko rin siya sa inyo to sometime. Nung una, napipigon na, hindi ko alam. Siguro nagsishare kasi sila ng cellphone. Anyway. So kaya nadaanan natin po yung, balikan na lang natin para ma-appreciate natin yung chapter 3. Tsaka dito si, first time mo ba sa Thursday? Malit. Kaya mo naman pala eh. Okay lang yan, kahit alas 9 tayo matapos. Oh, ganun si Pastor eh, si Pastor. Ganun yung pag nakita niya may late, wawa naman to, hindi walang aabuta, pinapahaba. Pinapahaba, hindi naman. So, syempre, susunod tayo sa ating time, pero... Yan, so, ang Ephesians 1, inano namin yung Calvinist nga kasi, ang mali yung kanilang turo dito, at napakalawak ng reach nila. So, kailangan nating i-address yun. So, yung predestinated dyan, hindi kung sino maliligtas at hindi maliligtas. Hindi yun ang nilaan. Ano ito? Ano ulit yung sinet? Predestinated. Ano sabi ko kanina? Nilaan ba? Hindi. Tinalaga. Tinalaga. Hindi tinalaga ng Diyos. Okay. Ilang kayo dito? Kunwari. Ito, langit, langit, impyerno, langit, impyerno. Okay. Kahit anong gawin nyo, yun na yun. Pinili ko na eh. So, umpisa pa lang kung sino mapunta sa langit. Sa impyerno. Hindi ganun ang sa Bible. Ang sinabi dito, ang pinedestined ng Diyos, yung mga maliligtas, gusto niya maging katulad ng Panginoong Jesus. Yun yun. Tsaka gawin nila yung kanyang pleasure. Again, hindi ka pa rin pinilit dun eh. Ibig sabihin, yun ang gusto niya. Naintindihan mo yan? Kunwari, yung example natin lahat, hindi ko na ulitin yung ano, kasi tignan mo lang sa YouTube.
Basta malinaw yun. Kung ito yung mananalo, ito yung makapasa kanya. Pero hindi ko sinabing kung sino mananalo. Dayaan na yun. Okay? Pero yung presyo nito, kung sino manalo, yan ang makakamtan niya. So yun ang pinidestrate ng Diyos, hindi yung tao. At ayan. And then sa 2, yung medyo lumalim din tayo, of course, grace and salvation and gift, diba? And then sa second part nung chapter 2 naman is, alala niyo po, access yun, diba? Access for, of the Spirit. Nasaan ba yun? Access by one Spirit. Okay. Kaya tandaan nyo ba yung mga title? Kung wala nanonood sa YouTube eh. Okay lang yan. Actually, ibang church nga, dami nila pero wala nanonood sa yun. Anyway. Okay, so dito naman tayo sa 3 ngayon. Ano na to? So medyo malalim pa rin pero ang focus na tayo ngayon kung paano ni-reveal ng Diyos yung mga bagay-bagay na sabi mystery dito. And then, paano yon na nalalaman nyo rin? So napaganda nito kung maintindihan nyo kasi yan, access by one Spirit nga. So last week, access by one Spirit, sabihin, paano tayo nagkakaroon ng access? Kasi nga, katulad nyan, itong ano, yung mga kausap nating diligtas. Ang hirap pakiusapan, paliwanagan, at basically turuan. Kasi nga, hindi nila maintindihan kasi wala silang access. So, at ang access natin by one Spirit. Ibig sabihin, kung talagang may naligtas na iba, for example, na kahit hindi pa baptist yan, pero naturuan, naligtas, tapos pumunta dito, pag nagturo ngayon ako, hindi na mahihirapan niyang intindihin yung tinuturo natin. Kahit yan, yung mga ano ba yung mga matindi nating hindi naman matinding aral yung ano yan, ba? Yung sa bakla. Sa iba, ang hirap intindihin yan, pero pagligtas ka, tamang paliwanag, hindi mo yan mahihirapang intindihin eh. Kaya dito, pag pinakita ko sa inyo yung ano, paikot-ikot kami. paikot-ikot. Tapos bandang huli, napipikon. Kasi pag tinanong ko, kailan ka ba naligtas? Sigurado ka ba, ligtas ka? Kasi sabi niya, kailangan, ayun, doon pala kami nag-umpisa kay Paul Washer. Kasi nga, parang sinasabi niya sa good works. Kailangan, pag hindi ka, wala kang good works, hindi ka ligtas. E tinatanggi nila yun. Sabi, hindi, kasi kung ligtas ka, gagawa ka ng mabuti. E paano nga hindi ko gumawa ng hindi ka ligtas. Teka, anong kailangan gawin? E kailangan manampalataya ka lang at saka gumawa ng mabuti. Hindi naman kailangan, pero pag hindi ka gumawa nito, wala, hindi ka ligtas. Sandali ha. Kaya ang tatanungin ko lagi dyan, date and how, no? When and... Kasi yung when, importante yung when. Kasi pag sinabi yung ligtas siya, kailangan ligtas. Anong ginawa mo? Kasi pag sinabi, kailangan gumawa ka ng mabuti, anong ginawa mo mabuti para maligtas ka? Hindi, patunay lang yun eh. O kaya nga, kung hindi ka nga, hindi ka gumawa na, so wala kang patunay, hindi ka ligtas. Nakita niyo yun? So, litong-lito pa nga, asal na asal, ba't ba ako tinatanong kung ligtas ako? Ligtas nga talaga ako eh. Kaya, kaso nga, nalilito ka, either nalilito ka or hindi ka ligtas. Ganun lang yun. Pwede namang ligtas ka, nalilito ka lang kasi kung anong pinasok sa'yo. Kung ligtas ka, tapos papaliwanag ko sa ngayon kung ano yung mali nila, malalaman mo yan. Yan, maganda. So, naitindihan na, nag-aanindihan tayo. Maganda to eh. Exciting nga. Actually, ayoko nang bigyan ng oras kanina kasi ginagawa ako, di ba? Eh, kaso alam ko rin na, alam mo na, minsan may mga kailangan lang ng tulong. At yun nga, yun naman tabaho natin. Anyway, so ngayon, dispensation naman. Ang title nito is Dispensation of the Grace of God. Simple. So ano yung dispensation? Ano yung dispense? So merong maling turo na naman na tinatawag nilang dispensation. Okay, dispensational truth. Okay, kesyo may libro daw si kung sikat na sikat daw. Talaga naman sikat, pero mali. So, tingnan natin, ano, isa-isayin natin to, di natin mamadaliin. Ano ibig sabihin ng dispense? Sinong naiintindihan nyo yung ibig sabihin dispense? Alam mo yung dispense? Hindi. Ikaw. Dispense. Nakakita na ba yung dispenser? Alam nyo yung dispenser? Ano yung dispenser? Lagayan ng
ng ah, pag rice dispenser, ano, may rice, lagayan, tapos lalabas yon. Ang dispensing doon is yung paglabas. Pero tama yon. Bago ka mag-dispense, dapat meron ka. Okay? Tingnan natin sa ano, para tayo ay accurate. Okay? Pag nagkakaintindihan tayo. So ngayon, alam nyo na yung sabihin dispense. 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 Ayan. Nakita nyo, ha? Okay. Okay, pakibasa, pang nagkakape ako. Ready, go. To buy and share out according to a plan, to deal out in portions. Sakto, ha? Yun na yun. Diba, parang yung rice dispenser, hindi mo naman gustong, pag may, oh, magsahin ka nga dyan sa bahay kami, ganun lang, eh. Wala kami dispenser, di, ganun lang si Stephen. Ang problema dyan, yun, pag dinaga, ganyan. So, iba, nilalagay sa isang maayos na lalagyan, as pag masyado maayos na lalagyan, paano lalagay yung bigas doon? So, tapos pag kukuha ka, yun nga, baka mabasa, ganyan. So, kaya na yung benta yung mga rice dispenser na wala pa kami, kaya magkakaroon kami niyan. Para, pag pindot mo lang doon, isang takal, dalawang takal, ganun mo, sakto na yun. Kung maganda yung dispenser, ha? Water dispenser. Oh, ano may water dispenser? Yeah, water dispenser ba yan? Ah, yan, yan. So, may tubig naman. O, ba't hindi nyo nalang i-ganyan kayo isa-isa? Bukod sa mahirap, baka matapon or hindi equal yung ano, di ba? Yung, alam mo na. Alam nyo na. So, saktong-sakto to. To divide and share out according to a plan to deal out in portions. Ngayon, no, sabihin ko naman sa inyo anong dispensation according to mga Rachmanite, tsaka mga sina Larkin, sina... Ano yung sabihin nila dispense? Ganito daw. Naalala nyo, noong linggo, di ba? So, kaya pinanatang ko yun kasi doon na rin lang tayo at mga, ewan ko, mauulit tayo doon. O hindi, at least, pinanatang ko. Ganun lang ko yun. Ano yung mga Baptist ngayon? Ano, may nag-amen ba? Nag-amen? Amen. Kasi po, ganito po usong-uso yan. Kaya ngayon Calvinist, eh, buti natuwa ako. Kasi po, kasi pag wala talaga nag-ingay, wala yan eh. Tuloy-tuloy lang sila eh. Kaya yung Calvinist ngayon, marami na rin nagigising dyan na kailangan labanan yan. So, kasi itong sinasabihin ko na rin ha, sina Pastor Edwin Tan, dati tahimik sila dyan. Kasi nga, kaysa siguro may mga kaibigang ganyan. Pero, salamat, yung mga sponsor nila sa US, good, nagising din. Pero sabi ni Pastor Stringer, yan, nagpaalam ako dun eh. Dinownload ko yung buong seminar nila dito sa Pilipinas. Yan, anti-Calvinist na rin sila. So okay, ang ganda ng mga kwento niya. So, pakinggan yun, i-upload ko rin yun isang beses. Pero, dito naman, yung dispensation naman, maling aral din. Ang turo naman yan is, kesyo, ang dispense daw, kuna, una, dispensation of, ano yung una? Innocence. Kina Adam and Eve. And then, sinong sunod dun? Promise. Kaya ano yan? Noah ba yan? Abraham. Ah, mamaya pa yun. Dito muna kay Noah. Dispensation of, kalimutan ko na. Like, kaya nga tayo may internet dito eh. Tingnan na natin. Para ma-ano natin. Ilan daw ang dispensation? Sabi ni nung isang baliw na ano, kahit daw ilan, pwede. Dispensation doctrine. Yan. Andito na rin lang tayo eh. Dispensationalism. Okay. Uy, mukha ni Darby. Okay? Napag-aralan si Darby. Sa ano? Sa post-tree bata. Siya na naman. Okay? Masabi dito, dispensation is a system formalized by John Nelson Darby which maintains that history is divided into multiple dispensations in which God acts in multiple different ways. Hindi ba? So, sabihin, kina Adam and Eve, iba yung kanyang acts.
iba yung ginawa niya kay Abraham, kay Moses, and then today. Kaya sabi doon, kaya ito rin yung nabinasa natin eh, di ba? Okay? And to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. So kung meron kang, nasabi nila, maraming ages yan eh. Okay naman yun. Pero sabi, yung glory kay Jesus sa lahat ng ages. So okay, ba't inaano na tayo sa church age lang daw? Ito, yung church sa lahat ng ages. Ayaw yung paliwanag yun. So, anong age ng church? According to them, from the birth of Jesus hanggang ngayon sa atin. At matatapos kesyo pag 7-year tribulation. Wala naman 7-year tribulation. 3.5 lang. Yan ang sabi nila. Ang sabi dito, throughout all ages. So, ang church age is lahat ng ages. So, sablay na agad yung dispensation. But, basahin ko muna ibang mga ano. Ito pa, no? Progressive revelation. Yun palang, alam mo na, mali eh. Isa sa mga term nila ito, yung sabihin, kasi, kesyo, parang Islam din. Sabi nung Islam ay, may mga iba-ibang, ano nga daw, propeta. Ito yung propeta, iba yung dealing ng Diyos sa kanila, at mas magaling, habang palayo ng palayo, pagaling ng pagaling. Kaya pinakamagaling sa kanila si Muhammad, kasi after Jesus siya. Pero before Jesus, syempre, yun si Abraham, si Moses. So, hindi ang revelation, na, siguro totoo naman na para sa atin, unti-unting pinapakita sa atin yung dapat pakita. Okay ako dun. Pero kung sasabihin mo, nasa, andito na, kompleto na yung Bible, tapos, ang, ito nga, actually, madadaan natin sa official street, kasi sabihin namin ni Paul, na may mga ni-reveal sa kanya na ngayon lang ni-reveal. Pero actually, pag aralan natin, sinabi na dati yun, ngayon lang naging malinaw. Okay? So, yun ang pagkakaiba. So, sorry, medyo ano ko ah. Yeah, so, distinction between Israel and the church, church aid, premillennial. Ayan, ito na. Gusto kong malaman. So, innocence, conscience, government, promise, law, grace, and the millennial kingdom. Ang cute, di ba? Parang, wow, galing. Yun ang maganda kasi dyan, pag may mga seminar, may drawing dyan. Wala nang problema doon kung tama. Ang problema po ganito. Anong ibig mong sabihin na iba-iba yung dealing ng Diyos dyan? So, ibig sabihin, especially sa kaligtasan. So, recorded sila. Sinabi talaga nila na iba-iba daw ang kaligtasan sa especially sa end times. Okay, sinabi yan nila. Siyempre, yung mga ano nila, yung pangalanan kasi baka sumikat pa eh. Basta yung mga ibang preacher nila, sabihin nila, si yung mga Hudyo, okay? Sabi sa inyo, malalim tayo ngayon. Yung mga Hudyo daw, pagdating ni Jesus, bigla na lang maliligtas. So, ano yung sabihin nun? Kasi nakita niya eh. Nakita na si Jesus, so, maniniwala na sila. Asang problema dun, ang kaligtasan ba, paano? Okay? Ligtas ka ba? Paano ka naligtas? Dahil anak ka ni Ate Maribik? Ganun ba yan? Bakit ka naligtas? Paano? Tinanggap mo. Paano nga? Ano mo tinanggap? Yung buhay na wala hanggan. Ano? Anong inanong mo sa puso mo? Kaya ginaganto ko kayo para tumanim sa inyo. Yun. Anong inanong mo sa puso mo? Nanampalataya. Sinong sabi nun? Coach ke, okay, coach. Tama, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya bago ka maniwala, siyempre may ipipreach muna sa iyo and then papaniwalaan mo 'yon. So ganun actually 'yon from the Old Testament. So nasa Galatians tayo nung last time. Okay, kahit si Abraham naligtas, wala pa si Jesus noon. Andun na si Jesus pero iba yung kanyang form. No, hindi pa siya naging baby and then naging patulad nung nakita natin si Jesus sa earth. So, yun ang problema doon. So, sabi nila, kung sasabihin nila na si, yung mga Hudyo ay maliligtas, nakita lang si Jesus, uy, ligtas na kami kasi naniniwala lang kami sa'yo. So, naniwala sila by sight. Ibig sabihin kasi nakita nila eh. Kaya sa naniwala at nanampalataya. Tayo, hindi tayo ganun. Si Abraham, hindi ganun. Pinreach lang sa kanya yung gospel, makasalanan ka, wala kang magagawa, para ligtas sarili mo.
paano ka maja-justify before God? Okay, pananampalataya lang, hindi ka gagawa, maganda yung gumawa, kaso kulang eh. So walang ibang, paano ngayon tinanggap Panginoon yun? Tinit sa'yo, hindi ka nang pinilit sana, wala nang pinilit dito. Okay? Yan ako, may pinilit din rin. Pag-isipan mo na yung sinasabi ko ngayon. Mali pala yung pagkaligtasan ko eh. Dapat malaman ko na yung tama. Okay, kasi itong mga anak-anak natin, baka ganun eh. Okay? So yun po, yun ang problema doon. Kaya mali po yung dispensation na yan. Dahil especially, tinatch nila yung kaligtasan at ang dami nilang pinasok basically. Kasi nga, pag ikaw daw yung, iba-iba yung ano, iba yan. Pag hindi ka naiintindihan, tapos gusto nila ipasok yung kanilang agenda, katulad sa mga Hudyo. Ito sinabi sa Bible, hindi yan applicable sa'yo, sa kanila lang yan. So wala nang limitation. Para kung sino nagtuturo, tapos gagamitin nila yung mga ganyan. Ano yun? Kapasimplin ko na lang kasi iba na nag-zone out na eh. So ano yung sabi ng dispensation? Binibigay lang. Okay, so hindi yun ages, hindi yun ganun. Okay? So yun ay binibigay. Ano yung dinidispense ngayon? Yung grace. So skip ko na yung number one. Ha? Ano lang naman yun? For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Okay, importante pala yun. So ang sinasabi dito ay, si Paul especially ay, di ba, the apostle to the Gentiles. Yun talagang ano ni Paul eh. Pagkakilala sa kanya, doon nag-preach siya sa mga Hudyo, medyo parang hindi siya tanggap. No? Kasi talagang wala siyang compromise eh. But anyway, kaya focus tayo sa mga Gentiles. Ha? Again, Gentiles ito yung mga tao, hindi Hudyo, hindi anak ni Abraham, salaman. Okay? Do sila rin, marami sa kalandi rin. So anyway, if ye have heard of the dispensation of the grace of God. So ano ngayon dispensation of the grace of God? Ibig sabihin, katmang ay nag-preach tayo, especially kaligtasan. So yan nga, katulad ng kausap ko naman kanina, so sinusubukan ko siyang i-win. Pero isang tao lang ako, hindi ko naman siyang kulong at ganyan. So tayo, pag nag-soul winning tayo, meron lang tayong time, kailangan din natin magtrabaho, kailangan mabuhay. So, napansin nyo ba na yung grace andyan eh? Pero, parang rice, kung ano man yan, kung tubig, meron lang channel. Ganun ang Diyos eh, may order siya, hindi yung, okay, mahal niya tayo lahat, wala tayo, ligtas na, sana nga, ganun nga, so hindi ganun. So even ngayon, yung mga mystery, mamaya, babagin niyo yung mystery, parang, isipin nyo ito, mga knowledge, parang kayo ngayon, salamat, dito si Pame, at yung mga ito. So imagine nyo kung andun kayo sa place na wala kayo dito. Alam nyo na kung saan nyo, ang ginagawa nyo. Yung mga aaralin natin ngayon, malalaman nyo ba? Pwede pa sa babasa saan? Ako, kahit ako dati mahilig akong magbasa, yun nga, ang hirap din nung wala nagtuturo sa'yo. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Kasi sa tech, ganun. So yung iba sa amin, nagbabayad pa para lang mag-training kasi iba yung nanggagaling sa bibig nung expert sa kung anong subject. Amen? So sa case natin, katulad nga nun, pawikot-ikot na kami sa bagay, walang call eh. Pero kahit yan, pag nag-soul winning tayo, di ba? Pag talagang nagulo na yung utak ng tao, alam mo yung gospel. Ang dami nang tumanggap niyan. Ang dami mo na share, pero itong isang tao to, bakit ganito? So, yung sabihin, nilalabas natin yan, binibigyan sa iba, pero katulad din ng rice dispenser at water dispenser, minsan natatapon yung iba, minsan naubusan. Okay? So, basta ang ano lang dito, yung grace na yan, ibig sabihin lang, yung parang blessing ng Diyos na especially hindi rin hindi natin deserve. Yan ang grace eh. Napakagandang bagay pero hindi mo deserve ngayon. But hindi na lang binusa, hindi nga yun ang gusto ng Diyos eh. So, alam na natin yan, okay? So, yun lang. May pinagkatiwalaan siya. Una, yung lingkod ng Diyos. Una, si Jesus. Of course, finish na yun. May nanampalataya sa kanya. Hindi lahat nanampalataya. Sinong gagamitin niya ngayon? Yung mga nanampalataya, and then yun din, papasa. So, ganun na ganun. So, pareho lang. So, sa atin ngayon din. So, anyway, so, kay Paul na sinasabi lang niya, ganun. Yung grace ay pinagkatiwala una sa kanya. Okay? Given to me, to you, word. So, hindi para sa akin, para, uy, ako ay, sundin niyo ako, bayad kayo dito, kasi ako yung pinakamagaling. Bandang huli, ang pinaka, though in a way, ha, parang ganun eh, naiipot kasi yan sa tao minsan. Kasi nga,
naging worthy din naman siya, pakatapat siya, nung maipo sa kanya knowledge, and then yung blessing. Pero, lahat yun ay para, kanino? Di para sa tao rin. Especially, yung sinasabi niya dito sa mga church member. Na tapat. Kasi nga, pag wala kayo dito, wala, binuhos na yung pagpapala, wala ka pala dito, kaya nautulog ka. Kaya iniisip mo yung, anong iniisip mo, diba? So, yun lang. Sana nakuha niyo kasi tuloy-tuloy ito eh. So, ano kaya yung grace na yun? How that by revelation, He made known unto me, okay ha, ni-reveal ng Diyos, maraming bagay ni-reveal kay Paul. Okay, ito naman yung nasasobran din yung iba. Sabi nung nakausap kong ganyan, sabi niya, pag may binasa ka daw sa Old Testament na parang, ay, hindi, mystery yan dati. Ngayon, kay Paul lang sinabi yan. Hindi ko makakalimutan niya, may mga sasabing ganun eh. So, parang galing naman ni Paul ha. Pero mamaya, makikita natin, hindi lang kay Paul. Pinopoint niya lang sa sarili niya kasi nga siya yung nagtuturo ngayon. Siya yung nagsulat ng letter eh. Okay? So, naintindihan ba ano yung grace? Unmerited favor. Ano yung example ng grace? Ha? Gift. Salvation. Ulam sa kapitbahay. Tama. Ito, bigyan ko example kanina. Kasi ito nga kausap kong Calvinist. Eh, napipikon na. Sabi ko, sabi ba na, napipikon na. Hindi ka may iniwala sa'yo. Sarado ng utak mo. Sa bandang huli, ang ano, grace to you. Sabi ko, kasi nga, yung grace to you, yung makalimutan si ano yan, MacArthur yan eh. Yan MacArthur. Pero nakita niyo yung baliktad. Kaya sabi ko sa kanya, ano? Okay na eh. O sige, babay na. May grace to you. Paso baliktad. Pag sinabi sa Bible pong grace, hindi lang sinasabi yung salvation. Tama yun si Bud eh. Yan ang gusto ko, nakikinig. Amen? Tsaka inaaral niyo yung sinasabi ko kasi may mga may mga terms na ina-apply sa mas malawak na application. So, tama yun. So, pag nakalibre ka, oy, biyaya to ha. Tama. At yun naman, sa salita. Pag sabihin ko nari, gusto, naasal na ako nari, tapos medyo inano ko pa. Binigyan ko pa ng magandang salita. Grace po yun sa Bible. Okay? If I found grace in your sight, ano sabihin nun? Tingnan nyo yung context nun. Ibig sabihin, favor din. Ibig sabihin, salip na patpatayin na ako nito. Eh, pwede ba? Patawarin mo ako. Yan. Naintindihan na. So ngayon, tama sinabi ninyo yung kaligtasan, dinidispense natin yun. Sineshare natin sa kanila. Grace po yun para sa kanila. Nauna namang tayo naka-receive. Salamat sa Panginoon. Pero, dinidispense natin sa iba ngayon. Okay. So, pero ngayon, ano daw yung binigay sa kanya? Ha? Mystery or? O, ito yung mystery. Pag nalaman mo na ngayon, anong tawag nun? Knowledge, pwede rin. O, revelation ang sabi dito. Ibig sabihin, again, ilike illustration siya yung mga bata. Kasi ibang mga bata, ganito nawawala ng pag-asa. Kasi, ah, bobo naman ako. Hindi ako magaling. Kaya, naglolo ko na. Tutuloy-tuloyin ko na. Eh, ganun ba? May mga ganun yan eh. O kaya nagkamali ka sa buhay, di ba? Yung mga ganyan yan eh. Sa atin lalo sa church, hindi applicable talaga yan. Kasi nga, marami po, again, nabagit ko sa inyo mga sina Moses, 80 years old na siya eh, di ba? Ginamit ng Diyos. So ikaw, ilang taong ka na ba? Di ba? Sabi sa Korea, nagpapakamatay, hindi lang nakapas ng magandang university, mga ganun. So wala kang, di pwede sabihin, wala ka ng pag-asa, amen? So yun, gusto kong ano din yung revelation nga, ibig sabihin, mga bata, kunwari, si matalino dito. Kunwari lang si DM, hindi masyadong matalino. Kunwari lang. Eh, siya may classmate siyang ganun. Kinakaingitan niya siguro dahil nung nilalaban ng quiz bee, kung ano man niya. At pinag-aral sa university. Diba? So, kaso, sa kung saan siya nanggaling at saan siya lumalagi, hindi na, may mga bagay na hindi nabigay sa kanya. Kahit matalino siya, hindi na ibigay sa kanya. So, sinong lalaman ngayon? Sino? Hindi, maganda. Kung sino yung mabigyan ng bagay na hindi accessible sa isa, kahit matalino isa, mayaman yung isa, di ba? Bigyan ko isang example pa sa mga pangasawa. Okay? Lahat ba ng mga ito, nabanggit ko nung isang araw, di si Bill Gates, nasa kanya na lahat eh. Di-divorce mo pa yun? Hindi sila masaya eh. Eh, buwisit siya sa asawa niya eh. Di-divorce ko yun. Pero iba, mahirap lang, di ba? Minsan makikita mong ganyan. Suyo-suyo naman, pamilya nito. Mahal niya yung isa't isa, di ba?
So, yun ang blessing doon pag binigay sa'yo at hindi maagaw yun ng iba. Ngayon, ganun na ganun ang knowledge. Tandaan niyo po yan. Kaya nabanggit natin kanina yung mga false doctrine. Kawawa itong mga to. May malaki yung church sila. Ganyan-ganyan. Yung bagay na importante, hindi naintindihan. Ngayon, balik tayo kay Paul. So, kay Paul po, maraming mga napagkatiwala sa kanya, eh, umalis pa siya sa religion nilang patok na patok nung panahon nila. Judaism. And, sabihin ko na lang dito, hindi lang kay Paul sinireveal to, okay? Hindi lang kay Paul rineveal. Again, in-example niya yung sarili niya kasi siya yung nakipag-usap ngayon. At siya yung nakipag-usap sa church na in-establish niya rin sa Ephesus. So, yan. Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, sinasabi lang niya, ganito, parang, pag nagtuturo, kunwari, 1 plus 1, ganyan yan, ha? O, ganito, pag solve ng ganyan, ganito yan. So, pag nagdi-dispense ng ganong knowledge sa inyo, ang natututunan niyo kung paano mag-solve ng math, ganyan, ganyan. Ngayon kasi, ang tinutukan niya dito mismo, yung kung paano ko naintindihan din yun. At dito sa church specially, ganun tayo eh. I mean, minsan may mga tinuturo ako dito, pero minsan binibigay ko sa inyo yung background of the story and the knowledge para, alam na pag medyo malalim, para maintindihan nyo rin kung paano. Kasi nga, iba, baka nag-asam, eh, kasi pastor, kaya naintindihan mo yan, kasi ano kay, ganyan kay, di ba? So, pag kinuwento ngayon sa inyo, ah, ganun pala yun. Kaya ko naman pala maintindihan yun kahit ano man yan, nakadahilanan, okay? So, yun ang ginagawa po ni Paul ngayon dito. Hindi na binabanggit yung ibang bagay na kung ano yung tinuturo niya, na-reveal sa kanya. Kasi sinasabi lang niya, may mga na-reveal sa akin, para sa inyo yan, ito yung misteryo. Pag sinabi ng misteryo, hindi lubusang naintindihan ha, na bagay. Kaya sabi dito, para pag nabasa niyo, maintindihan niyo ang aking kaalaman sa mystery. Bakit ganun? So kasi nga, katulad yan, sa kanino kayo magtitiwala sa mga taong hindi medyo marunong o sa marunong? Di ba kaya nga iba nilalagyan yung pangalan kung anong nakalagay dyan na so, nilalagay nila dyan. Para unang pasok ko pala, magitiwala na ako dito. Ang daming nakadikit sa pangalan mo eh. Yan. So sa panahon nila kasi wala pang ganun. So kaya pinasabi rin niya na yan, pakinggan nyo kasi. Anyway, which in other ages was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and the prophets. By the Spirit. So again, yung sabi ko kanina, hindi lang sa kanya eh. Sabi niya, hindi dati pinaunawa sa iba, pero ngayon na-reveal, hindi lang kay Paul, kundi sa Holy Apostles and Prophets. So ano yung prophets? Nung panahon po nila, wala na prophet na katulad ni Elijah. So obviously, mga preacher po yan. So again, so hindi yan napaka something na yung mga mystery na yan na sila lang nakaintindi. Wag na, by the way, doon kayo huwag maniniwala pag may preacher na ganun. Tapos ang katulad ni Soriano, yan ang perfect example sa panahon natin ngayon sa Pilipinas. Kasi yun ang lagi na sinasabi. Alam mo na false prophet yan kasi sinasabi sa kanya, sila lang, si Soriano lang yung ganyan eh. Oh, si Soriano. Yung binibida at siya lang. Sa ating pansinin nyo, okay na sa atin ng ganito. Kasi ganito talaga ang church. Hindi yung tipong may isang pinaka-figure ka lang, parang pope or parang ano ba yung sa ano? Greek Orthodox. Basta parang may pope din sila eh. Alam niyo ba yun? Basta yun. Papa. Sa Mormon, prophet. Hindi tayo ganun. Apostol, son of God. So, hindi ganun. So, nire-reveal ng Diyos sa mga worthy kanyang mga lingkod. Okay? Pero sabi dyan, by the Spirit. Okay? Baka kasi mag, ano na tayo, paano kaya nagkaroon si pastor ng ano? May bato bang ano, na iniluwayong dati, tapos ginain niya. Kasi may kakaroon tayong idea yung ganyan eh. Natotoo lang, kasi katulad yan, yung next na po, secret po yun. Paano naman alaman, paano pipiliin yun? Sila magpulong. At pag po, oh, yun na yung ating po, ha? Basta galangin nyo na lang, yun yung po. Ha? Ilalabas na usok. Hindi ko alam yun, ha? Basta, sa atin hindi yan misteryo, amen? Ganun din, ha? Kaya, napag-usapan namin, usap ko si daddy nung naghatid kami. Sinasabi ko lahat sa inyo. For example, sino yung, siya, nakita niyo yung Moraya, di ba? Parang pinagpalang church. So, laging tanong nga dyan, pag ganun kalaki yung property, sino susunod? Oh, pag yung mga pasan, nag-ano na yun.
Kaya ako, in-address ko na agad yan dito, naalala nyo? So, ang paano natin in-address yan? Para walang inggitan, para walang mag-interest or ano pa yung isang tanong? Maghahangad. Mag-aapas tayo ng ganong property. Walang loko-loko maghahangad, no? Kasi wala tayong ganon. Okay? Tsaka sinabi ko na yung mga anak ko, bawal agad. Sa ngayon pa lang. Ibig sabihin nito, hindi tayo nepotism na tinatawag. Intindihan nyo ba yun? Hindi pang sarili. So kayo ngayon, makakapag-invest kayo dito sa church na to ng buong puso, buong, kahit ano, maluwag. Okay? Ba't ko ba sabi yun? Ayan, by the Spirit. Okay? Ibig sabihin nito, sino yung next na pastor? Kunwari, si Joshua ba pinili ba ni Moses dahil anak niya? Hindi nga, pinauwi niya nga yung anak niya eh. May dalawa yung anak niya na lalaki, di ba? Natapos ko lang kay Samuel na naman. Yung anak ba ni Samuel yung ano? Eh, loko-loko rin. Hindi. Alam nyo, ang next na kalooban ng Diyos talaga na next leader, ganyan-ganyan. Or kahit hindi na next leader. May mga dakilang matinding soul winner dati. Ngayon, sino na anak niya? Not necessarily. Obviously, yung anak na mas marami makukuha kasi kasama niya sa bahay. Pero minsan katisoran din yun eh. Anyway, mapapasa po yung sa Revelation, yung mystery, yung pangunawa dyan. Alam niyo kung paano? By the Spirit. Ibig sabihin, kung di ka ligtas, hindi mapapasa sa iyan. Una sa lahat. Okay, kaya huwag kang magtaka itong mga to. Parang ano, yung mga kulto, parang pag tinignan mo, minsan, yung mga iglesia, di ba, nabalit. Papatahin sila dahil sa posisyon. Kasi para siya manalo, eh, paano yun? Marami tayong lalaki. Sino papalit? Eh, ayaw, politiko. Gusto niyo ba malagay sa ganun, ano? Ang ganda na yung payapa yung buhay mo, no? Ngayon, kaya nga sa atin, maganda sa atin, kung ano ka, magaling ka rin, gusto magpasto, di mo kailangan hintayin yung isang mamatay, no? Di mag-start ka ng sarili mo, mas maganda pa nga yun. Okay, anyway. So, yan ha, kung sino sa'yo nagdidisag, kung nagdidisag ka magpasto, o maging ano, paano mo makukuha yung mga pangunawa, no? Ang tindi nito, kung nag-pwis na, ang tindihan niya, paano kaya yun? Akainin ko ba ito, maintindihan ko? Hindi, by the Spirit. Panalangin mo, makinig ka, pag-aralan mo. Hindi yan pagdadamot ng Diyos. Sabi nga rin, sa bagay kay Jesus, sabi doon, binigay sa kanya ng walang measure. Eh. Ngayon sa atin, ganun din. Na kalooban ng Diyos, na malaman ng tao, yung kanyang kalooban, edi bibigay sa iyo kung hingin mo, maging karapat-dapat ka dyan. Okay? So, mamaya, malalim pa to. Ilan naman oras na ba? Nakailan minutes na ba? 43. Okay, isang oras tayo, ha? Total, gabi na. Tsaka, kadarating lang na. Hindi. The Gentiles should be follow heirs. So, buinalik tayo kanina, kasi ganito daw. Kasi sinasabi ni Paul, nung una kasi parang lumalabas, kung di ka anak nila, kung di ka nila kadugo, wala ka na eh. So, sinasabi ngayon dito ni Paul, eh, yung mga Gentiles, yung mga hindi-Hudyo, sabi dyan, fellow heirs, ibig sabihin, pwede nating makasalo ngayon yung mga Gentiles. And of the same body, as in, pwede kayong magkaisa. Dati talagang mystery sa kanila yan. Pero actually, nababanggit natin dati yan kung medyo ano lang sila, ha? Nabanggit, lagi sa binabanggit dito kasi nga, dinalabanan natin yan. Alam nyo na yung Judaizer, di ba? So kaya alam natin ng church natin yan, ha? Kahit nung panahon nila, kahit di ka anak ni Abraham, eh maraming ang anak si Abraham, di naman nasama doon, di ba? Ilan yun? Ang dami doon, di ba? Una, si Ishmael. And then, ang dami niya pang anak kay Keturah. So, hindi dahil anak ka lang ni Abraham, anak ka ni Isaac. Hindi rin, kasi si Esau, wala. Hindi siya belong to the promise at blessing ng Abraham. And then, si, sunod-sunod lang yan. O, sino na next? And 12 tribes na pala yun. So, yun, sila yun. Pero, marami rin pinatay sa wilderness and so on and so forth. Pero, kaya, hindi dapat mystery sa kanila na ang Diyos gusto lahat ng tao supposedly maligtas at piliin niya at gamitin niya. Okay? So, in a way, mystery. In a way, hindi. Sana intindihan niyo yun. So, pero kasi ngayon, napakalinaw na, especially sa New Testament. Kaya bigyan natin na si Paul doon. Whereof I was made the minister according to the gift of the grace of God which unto me by the given unto me by the effectual working of His power. So, isisira na niyan. So, sabi niyan, itong pinag-usapan natin, yung mystery na reveal sa kanya, mga knowledge na yan, ako ay isang ministro.
Okay? Ibig sabihin lang, tagapaglingkod siya. So, hindi yung pag may pasto, parang gusto mo, ano na eh. Luhura na eh. Hindi ganun. So, in a way, may galang na kasi nga yung kanyang trabaho. Sabi rin ni Paul, ano yan eh, worthy of double honor. Sabi doon ay dahil sa kanyang work. Okay? Hindi dahil pogi siya or something, or dahil anak siya ng unsino. Kasi importante yung ginagawa niya, and therefore, para naman, katulad nito, kunwari, si Jamie, binabastos ako, kunwari, nasabihan ni Brad, huwag namang ganyan, di ba? Yung may maingay dito, kunwari, yung mga, ito, bata yun, okay lang yan eh. So, sinasabihan mo na, uy, makinig ka naman kay pastor, di ba? So, hindi dahil kung sino ako dito, pero dahil importante yung ginagawa ko at kayo rin naman may kinabang. So, napasok ko lang yun. So, itong revelation na to, pag sinabi mo minister, tagapaglingkod lang po yan. So, pero, gusto mo rin maging tagapaglingkod ng maayos na bagay, di ba? For example nga, yung mga sasabi natin, pag, ngari, janitor ka sa Jollibee, sino mas mataas? Si janitor sa Jollibee o yung janitor sa, wala nang kalam na hotel ng mga ano, hotel, Trump Hotel, kung ano man yan. Sino mataas? Parehong janitor eh. Pero, di basta-basta yung ano, di ba? Yung sweldo, iba naman to. O kaya, driver ka. Oh, driver ako sa ano eh, ni Mang ganyan eh. Okay. Ito, driver ako ni ano eh. Sino ba? Duterte. Duterte pa rin ako, di ba? So, ibig sabihin, merong ano, di ba? So, tayo, gusto natin yung tagapaglingkod. Pero kung tagapaglingkod ka ng Diyos, wow, di ba? Pero tagapaglingkod pa rin. Yan ang nilinaw natin dito. Kaya, si Paul, kahit napakatalino niya, alam niya, nireveal sa kanya yung mga bagay-bagay, huwag niyo natin titignan si Paul na parang kasambay natin. Pero, taga yun na, dispense ministro nga. And, according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of His power. So, medyo familiar na po tayo doon sa gift of grace of God kasi lagi natin pinag-usapan yung kaligtasan kasi importante at yung iba nalilito dyan. Kaya, alam na lang natin yan, inaral natin yan. Hindi mo deserve, parang regalo. Okay, hindi po si Paul nagpakabuti para siya yung, Lord, sino bang ano? Ano ba mga contest ngayon? Nasa isip ko pa yung ano eh. Ano ba yung mga talent ano ngayon? Believe, survive, ano yun? Starstruck. Oh. Pipila ko dyan, papagalingan kami. Lord, para ako yung pagtiwalaan mo na. Nagganong ba si Paul? Hindi nga, loko-loko nga siya eh. So, pero, it happens. So, sa kanya binigay yung maraming pangunawa, di ba? Inamin po yan ni Peter. So, kaya, ang kasi sabi niya, matalino siya, may mga revelation siya binigay sa kanya. Pero, inilinaw niya, yan ay regalo, biyaya ng Diyos, pero nasa akin. At hindi niya, tinatanggi na nasa kanya yun. Sa ating kasi minsan, yung iba ganyan eh, parang di alam kung paano ilalay ko na, binigyan ang katalinuhan. Hindi naman ako matalino, ang galing mo talaga. Hindi naman! Parang nagpapaka-plastic naman minsan. Kaya ba, matalino ako pero humble ako, hindi na akong sasalita. So, eh, kailangan din natin yung talino mo, di ba? Gamitin natin. Sa tama at gamitin natin. So, huwag mo sabihin bobo ka kung matalino ka. Amen? Iba naman, di, pangit ako. Baka nga. So, kaya, pero sabi dito, balik ako lang ha, so ito yung regalo, nasa kanya yun, pero ministro lang siya. Pero sabi dito, by the effectual working of His power. Sa Tagalog po na effectual, talagang nag-i-effect. Ibig sabihin, effective, parang ganun ang ano niya ngayon eh. So, ano sinasabi ngayon dito? So, anong aral dito natin? Pwede. Again, kung medyo na wow-wow ka na kay Paul, okay lang yun. Pero pwede mo rin makuha yun. Kasi kapag ikaw ay nireveal sa kanya, para sa'yo pala yun. Binahagi sa'yo. So, maingit ka ba sa kanya? Pwede rin sa'yo yun. At magte-take effect yun. At yung sabi dyan, working of His power. Eh. So, alam niyo yung power na madalas sinasabi sa Bible, di ba? Ano yun? Power. Romans 1:16. Ano yan? For I'm not ashamed. Pwede rin yun. Acts 1:8. Kaya sabi rin sa Romans 1:16, di ba? Ano yan? For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Yun yung power unto salvation. Okay? So, by the way, maraming power ng Diyos, pero especially yung... So, ganun din naman yung mga karunungan natin. Minsan, ako, ito yung sasabi ko sa inyo lagi. So, sinabi din ni Pastor to. Ngayon, dati, iniisip ko, pag nagpastor, kasi nung makikinig. Yung lagi niya sabi ni Pastor eh. Kasi parang ganito, pero... Kaya blessing tayo nung andun tayo sa ano eh, sa Moraya. Kasi kilala po nila ako.
mahihain ako lang ito, wala ito. Oh. Kaya ngayon, kahit paano, di ba? Sino maniniwala dyan? Pero yung pala, pag pinipreach mo yung salita ng Diyos, yun ang sinasabi sa mga pastor dati, ng mga pastor. Kaya, lagi nila sinasabi, yun ang blessing doon. Kaya minsan, kahit ayaw mo paniwalaan, malabo ako. Malabo ako. Kaya dahil sinasabi naman, alala ko ngayon. Ganun lang pala yun. Preach mo yung katotohanan, bahala ang Diyos. Mag-e-effect yan. Effective yan. Amen? So, either soul winning or, yun na, discipleship. Effective yan. Kaya, yun na. Ako ha. So, huwag kayo maingit kay Paul, kay Pastor. Mausisa mo, basta matindi ka pa. Basta magpaka-humble ka lang. Amen? Tuloy natin ha. And to me, who am less than the least of the saints? Ha? So talagang binigay daw sa kanya, pero this time, pinapasok siya, dinidescribe niya sarili niya, medyo parang OA. Pero in a way, totoo ito kasi nga, alam niyo yung mga, kaya ito, mga bata, kasi minsan nagkukwento ako dito, sabi, si Pastor pala, dati naglalaro din, tapos ngayon, mamawala kayong maglaro. Okay lang pala yun, di ba? Ano ba yun? Ano? Sinasabi mo, Pastor, huwag kayong maglaro, okay, Bible, puro Bible kami, huwag lang, tapos kukwento ka dyan dati, ganyan ka pala eh. Anong ginagawa namin sa inyo? So, hindi ko pinagmamalaki yun. Kinakahiya ko yun, pero, bakit kayo in-strict lang? Kasi mas, pag kayo bata pa, nasanay na kayo nung tama, mas lamang kayo sa amin. Kaya yung sabi ni Paul dito, kasi nga, loko-loko siya yung una eh. May na-accumulate siyang knowledge, pero loko-loko as in. Mapatay ng babae, bata lahat dahil sa kanyang false religion naman noong panahon na yon. Kaya sinasabi niya po dyan, eh ako nga eh, ako yung pinaka mababa sa pinaka mababa. OA naman to, totoo po yun. Kasi kaya ganyan mga bata, tandaan niyo pag kayo, mara, kayo naging pastor, kumpara niyo yung ito, late camel. Ano si Paul, late camel na ako medyo. Eh kumpara mo, kung nakikinig, yung mga bata pa lang, nakikinig na, Bible, salita ng Diyos. Lamang kayo, tapos sumunod pa kayo especially. Hindi lang yung nakinig ha. Sumunod na, ginawa nyo, nagtiwala kayo sa Diyos sa palagay nyo. Hindi kayo lamang. Lamang na lamang kayo. Nag-iipon na kayo ng kayaman sa langit, hindi lang sa langit, pati dito. Kaya naintindihan ko na, banggit ko lagi sa inyo si Paul, ay... yung mga natakil na rin natin sa, di ba, sa Romans, sa, yun, sa 1 Corinthians, di ba, ang daming against sa kanya. Eh, parang, hindi mo may sisi yun kasi loko-loko ka eh. Di ba? So, kayo kung kayo, lumaki na kayo sa church, tapos nagpakatino kayo, kilala kayo, maayos na bata, maayos na estudyante, maayos na tabado, lamang na lamang ka. Amen? Hindi yung katulad ni Paul at katulad nung iba na bago makuha yung tiwala nyo eh, talagang tumbling-tumbling pa. Alambitin pa sa ano. Diba? Ganun ang pinagdadaanan ng mga latecomer. Okay? So anyway, nabanggit ko lang yun kasi nga, sinasabi ni Paul na latecomer siya, least siya, pero ang maganda naman, okay, binigay yung biyaya sa kanya. So again, ganun din ha. So nasabi ko sa inyo, lamang yung mga bata na umpisa pa lang, lilikod na sa Diyos. Pero, pag may ginamit ang Diyos na latecomer, huwag nyo i-despise. Amen? Kasi ganun nga nangyari kay Paul. Tingnan nyo, kung tunay ba talaga, kung tunay, di bigyan mo ng chance, salamat nga, that praise the Lord ka nga eh. Pero meron ditong ano, huwag naman sobrang ano, wicked. Di ba? Hindi ka ba matutuwa nun? Anyway, tuloy ko lang. That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So, tapusin ka na dito. Kasi nagkakaroon tayo eh. 8:38 na eh. So, ulitin ko lang ha. Sinasabi ni Paul na siya ay least, pero may binigay sa kanya eh. Kaya ngayon, kahit ano pang yan, kung may mga nagdududa sa kanya, masyado natataasan, masyado nabababaan, naasiwa sa kanya, eh yun ang binigay sa akin eh. Binigay sa akin, alam niyo yun, hindi niya tatanggi yun. Kung naintindihan mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka masyado magaling magsalita, pero sinugo ka ng Diyos, anong gagawin mo? Yung talino talaga binigay sa'yo, anong gagawin mo? Gagamitin mo saan? Dapat sa kung saan ka tinawag ng Diyos. Amen? At sinasabi dito, unsearchable, ibig sabihin nun, hindi maarok, yung sabi ng iba, hindi maarok, hindi maitindihan.
O pwede sila intindihan. Ibig sabihin lang, inaano lang niya, tawag dito. Exemplify niya lang. Amen? Maintindihan nyo, kaya nga natin pinag-usapan. Pero parang, pag nag-iintindihan, katulad nyo si Ongo, naiintindihan, nakakasunod pa ba iba? Lalo yung mga medyo baguhan lang, wala na, kanina ka pa wala eh. Nag-zone out ka na kanina pa. Pero, kaya yan. May nakuha ka pa rin. Okay? May nakuha ka pa rin. Pero, yun nga, minsan naasahan natin, minsan ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, minsan, hindi madaling maintindihan. Pero pwede. Kaya nga naman, nakita natin si Paul, maganda kay Paul, tinalaga siya ng Diyos doon. Sabihin, okay, mahirap yung papaunawa mo sa akin, kaso binigay niya lahat eh. Okay, ito ang gagawin ko sa buong buhay ko, magtuturong, kailangan, may disciple ako dyan. Maintindihan mo yan. Maintindihan mo yan. Kahit pa sabihin mo, ang hirap na maintindihan yan, bigyan mo ako ng isang taon, umattend ka ng 3 times a week, pag di mo maintindihan yan, ayoko na. Unless, nananadya ka na. Kaya yan. Amen? Amen? Amen. Ang title natin ngayon, Dispensation of the Grace of God. Binibigay ng Diyos. Maraming grace, ha? Maraming bagay yan. Pero, especially yung mga kaligtasan, and then yung topic natin ngayon, knowledge and revelation. Bibigay yan sa inyo. Huwag kayong mainip. Huwag yung, basta di ko naiintindihan yan. Ako nga, pag naalala ko yung sarili ko talaga, nung panahon na yon, kung ako yan dyan, maikinig. Hindi ko alam, maikinig pa ako, hindi. Kasi nga, parang over my head eh. Ang pinag-uusapan itong mga to. Kasi isa, may magkatawa na sila doon. Naundala na nyo ba yung ganyan? Ano pa yung pinag-uusapan? Kasi bago ka pa lang eh. Kasi sila talaga nga. Tawang-tawa yun. Kasi may experience sila sa church. Kaya ang hirap pong umalis sa church. Amen? Na maayos especially. Huwag ka naalis pag maayos sa church. So kasi, bukod sa inaaral natin, yung relationship, experience, hindi, napasok ko lang. This time, let's pray. Okay na, maraming salamat sa Ephesians 3, Panginoon, nakita namin. Una, tinakil namin, Panginoon, kung paano yung simplicity na nasa inyo, Panginoon, ay pinapakomplikado ng iba't bandang huli ay ginagamit sa mali. I pray na maintindihan po namin ang dispensation of grace lang ay pagbibigay ng biyaya sa mga tao, especially mga anak niyo pa, Panginoon. Sa topic sa chapter 3 ay mga knowledge and revelation. I pray na maintindihan po namin to Lord. Huwag kami mawala ng puso, Panginoon. Katulad ng iba, Lord, na naiinggit na ba't di ko naiintindihan yan, yung iba, yung ganun. But I pray, magtapat lang kami sa inyo. At napakaraming bagay, Panginoon, na papaunawa niyo po sa amin. So, yun lang po, Lord. I pray for Ati Susan din po, Panginoon, sa main church. I pray. Bigyan niyo po siya ng biyaya, Panginoon. Hindi naman siya gumastos, Panginoon. But I pray na magaling according to your will, Panginoon. Pagaling po sila ganun sa church namin, Panginoon. May salamat sa Moraya, Panginoon, na inspiration din sa amin. I pray sila po magtapat sa inyo patuloy. Ganun sa amin, Panginoon. Yung mga bagay nito, Lord, na desire namin lagi. Hindi kami sasablay, Panginoon, sa pag-attend dahil ito kami lalago, Panginoon. May salamat sa mga ginagamit. Kaya pong mula natin. In Jesus' name we pray. Amen.